Tinatanungin ko po kayo, ano po ba sa inyo, pag narinig niyo po yung salitang Biblia, Brother Easter, ano kaya ang unang pumapasok sa iyong isipan? Think one word lang. How you describe the word? Ah, ano pala ang Bible? Isang word lang. Salatang buhay. Brother? Katotohanan. Next. Yajin? Daan. Nanay Lucy, pag narinig yung salitang Biblia, ano po pala sa isipan niyo po? Salita ng Diyos. Sister Ruth? Buhay. Sister? Ano mo tago? Tiyerna. Friendship over. Ah, ganun din po. Copy paste. Si Nanay Aida, ano po pabasa sa isip niyo pag narinig niyo yung... pag nabasa niyo po salitang Biblia? Ano po? Pag Bible, ano po pabasa sa isipan niyo po? Ayun na po yun. Okay. Si Nanay Nessie po. Po? Salita ng Diyos. Si Nanay Pem. Living Word of God. Living Word of God. Si Nanay pa rin. Si Tatay Renyo po. Aklat ng salita ng Diyos. Okay, aklat ng salita ng Diyos. Salamat po ng marami sa inyo pong pakikiisa. So, kaya po tinatanong ko sa inyo, ito pagandahan ng Bible Sunday School po kasi meron tayong interaction sa bawat isa. At bago po tayo dumako doon sa ating mga pag-uusapan po, gusto ko pong sa inyo, kung meron po kayong gustong itanong, magtanong po tayo, ano po, wag po tayong, sabi niya, wag tayong mahihiyang magtanong kung may right med ba dito, ano po. So, wag tayong mahihiyang magtanong kung meron kayong, naguguluhan kayo, magtanong po kayo sa akin. Nandiyan naman po yung bawat isa po na, pag hindi ko po nasagot, at hindi rin po nasagot ng bawat isa, pag-uusapan po natin sa susunod na pagkikita-kita natin. Amen po? Amen. Excited na po ba tayo? Amen. Yan, so ang ating pong pag-uusapan ngayon ay Biblia. So, meron po tayong introduction. At meron tayong definition ng meaning po ng Bible, structure ng Biblia at characteristic po ng Biblia. So apat po yung ating pag-uusapan ngayong umaga patungkol po sa Biblia. And then next week po, iba naman po yung pag-uusapan natin patungkol pa rin po sa Bible. And then the third week po, patungkol pa rin po sa Bible. Okay, so kung meron po tayong mga knowledge sa Bible, punong-puno na po yung ating mga lalagyan, salin po muna natin sa ibang lagayan. Pwede po ba? Tapos, yung dalhin natin dito na lagayan is yung empty muna, ano po? Para malagyan po siya ng knowledge. Kasi po, pag daladala natin yun, punong-puno na tayo, hindi na po tayo kayang sidlan ng knowledge o ng Word of God. Ano po? So, yan lang po yung pakiusap po sa bawat isa na tayo po ay mag-aaral sama-sama po ng lesson na to. Ayan, so ano po ba ang Biblia? So, dito sa introduction ng aking nakalap, ano po? Meron po tayong mga ilang facts o katotohanan patungkol po sa Bible. Sabi dito, it is the best-selling book of all time. Ayon po sa Guinness World of Records, Book World of Records, ito po ay pinakang mabentang aklat ang Bible. Actually, since 1995 po ang Biblia ay nakapag-produce at nakapagbenta po ng 5 billion na kopya at naibahagi po sa buong mundo. So, ganun po siya kadami. Ano po? At sabi dyan, it is considered as the most important book on earth. So tingin nyo kaya, bakit kaya ang Bible ay kinukonsider na pinakamahalagang aklat sa buong mundo? Brother Easter? Ganyan nga po ba? Ay kita, yung salita ng Diyos, pinakamahalagang ay buhay natin. Okay. Okay po, salamat. Ayan, so marami tayong ano, actually po maraming meaning, marami tayong pwedeng makuha about sa Bible. Ano po? So this is some facts of the Bible, sabi natin. Ito po ay pinakamahalagang aklat. Alam niyo po, sa buong aklat po, kahit basahin natin lahat ng aklat na yan, wala po tayong pwedeng na-compare sa Bible. Marami po, Pastora. Amen po ba? Meron po tayong books na pwedeng i-compare sa Bible na mas angat po sa Biblia. Okay po, at ang Biblia sabi dito ay written by many authors. Abot siya ng mga 40 o 45 authors po ang Bible. Approximately po, isinulat siya 1,600 years yung Genesis to Revelation. Hindi po ito sinulat ng magkakaparehong panahon po ang Bible po. At ang original language po niya ay Hebrew, Aramaic at saka Greek. So meron po kayong papakita sa inyo ditong sample po ng mga word na yan. Para po mas lalo nating maintindihan kung bakit ba yung Bible kailangan isalin. Ano po? Meron po ako ditong dinownload na sample po. Ayan.
Yan po yung nakita niyo po. Ayan, yan po yung sample ng word ng Hebrew. Sa tingin niyo po kaya, maintindihan po natin yan. Meron po ba dito marunong bumasa ng Hebrew na ano na language? Kaya po ba natin basahin yan? So yan, ganyan po yung tsura ng original na Bible. Ano po? Sa ano po, sa Aramaic, ganito rin siya. Ayan po, halos same po. Yan, tingnan niyo po siya. Maintindihan kaya natin po yan. Kundi sinalin sa ano po. Di po, talagang ano po, ugugunaw ang ating mundo dyan. Ayan, ito, example ng Greek word. Sa John 3:16-17. Ayan po, mababasa po kayo natin yan. Di ba? So, ayan. So, ganun po ka, ano, katindi yung pinagmula ng Bible. Talagang hindi natin siya dating maunawaan. Pero, we are so blessed sa panahon ngayon kasi ang Biblia na isalin po sa ating sariling wika. Ayan. So, kaya nga po tayo ay nag-aaral nito. Ano po? Kasi napakahalaga po pag-aralan natin ang Biblia. Ayan, so isinulat siya sa tatlong language po. Ang Old Testament na isulat siya sa language ng Hebrew. Pero meron doon po mga ilan doon na bahagi na naisulat sa Aramaic. Ano po? Tapos ang New Testament naman po ay isinulat siya originally sa Greek. Greek word po ang original na language ng New Testament. Okay po. At naisulat daw siya sa tatlong kontinente, sa Israel, sa Asia, sa Africa, at sa Europe. So yung Bible po pala, hindi siya naisulat sa isang ano lang lugar, sa isang kontinente, kundi sa iba't ibang kontinente po. So ganun po yung ilang mga katotohanan patungkol po sa Biblia. So ngayon po, dako po tayo dun sa ano ba itong Biblia na ating pinag-aaralan. Bakit napakahalaga nito sa ating buhay ng mga Kristiyano, di ba? Marami sa atin, nagbabasa tayo ng Bible, pero why we don't understand the Bible? Bakit hindi kaya natin maintindihan ang Bible? Kasi po, unang-una, hindi po natin inaalam muna kung ano po yung Bible, di ba po? So, mahalaga na maintindihan natin ang ano ba itong Biblia ito. So, kagaya po na sabi ko sa inyo, yung topic po natin is yung Bible, definition ng Bible, tapos yung structure, paano ba yung structure niya, at saka palast po is characteristic at katangian po ng Bible. Okay po? So, ano ba ang Biblia? Meaning of the Bible. Sa Merriam-Webster Dictionary po, sabi dito, it is the sacred scriptures of Christians comprising the Old Testament and the New Testament. Okay po, ito na isang sagradong kasulatan ng mga Kristiyano. Sa atin po kasi sa mga Kristiyano at sa Hudyo po, ang ginagamit natin is Bible. Pero pag sa ibang religion naman, sa tulad ng Muslim, ang gamit po nila ay Quran, di ba po? So yan. So it is the sacred scriptures of Christians comprising of Old Testament and New Testament. It comes from the Latin word Biblia and Biblos. Sa Greek naman, ang ibig sabihin po ay aklat. So pag titingnan po natin yung Bible po, approach natin yan, yan po ang dalawa ang titingnan po natin pagka sinabi natin Bible, ano po? Kasi common sa atin, Bible is Word of God. Pero minsan, talito, sasatabi natin yung isang bagay patungkol sa Biblia na ito po ay aklat. Actually, hindi lang siya aklat, kundi aklat ng mga aklat. Kaya mababasin nyo po pag sinabing open the book of Genesis, Exodus, Leviticus, yung mga ganun po. So para siyang ano, parang library. Di ba po sa library natin, meron tayong books na, halimbawa, gusto lang sa education. So, nakaseparate siya. Sa Bible, ganun din po. Para siyang library. Kaya, book of books. Ano po, ang Bible. So, tandaan po natin, galing siya sa, although hindi po siya sa tingin natin ganun kahalaga, yung mga history na ito, pero dapat po natin maintindihan bilang Kristiyano, di ba po? Pag may nagtanong sa'yo, sige nga, pinapangaral niyo yung salita ng Diyos sa Bible, based kayo sa Bible. Ano ba ang Bible? Paliwanag mo nga sa akin. At least po, dito malalaman natin, ang Bible po ay ito ang pinagmulan. Ganyan din po. At least meron po tayong may sasagot sa kanila. Maybe po ba?
So it was originated from the ancient Egyptian port of Byblos. In the modern day Lebanon, ito po ang Biblia po kasi hinaho siya sa salitang yan, Byblos. Ano po? Kasi sa panahon po noon sa lugar na to ay alam, pamilyar po ba sa ano yung papyrus na tinatawag, pamilyar po kayo o sa parchment na tinatawag. Yung po pinakita ko sa inyo kanina, yung po example ng ano, ano yung sinakasulat sa Hebrew kanina po. Example po siya ng papyrus. Ano po? So yan. Actually, maraming ano, maraming meaning ang Bible. Ano? Marami tayo ay, pwedeng... Sa inyo po, marami kayong meaning, pakahulugan ng Bible. And the last, ang isa po sa pinakamahalaga dito ay... Ay, alam po pala. Ang other terms po ng Bible is Holy Scriptures, Holy Writ, Scripture, or the Scriptures. Nang ibig sabihin po ay Sacred Writings. Eto, so tapos na po tayo. Ano nga po ang Biblia? Ito ay isang... aklat, or aklat ng mga aklat. Pangalawa po, ang Biblia, ito ay Word of God, or Inspired Word of God. Ano po? Bilang tayo mga Kristiyano, saan ba tayo nag-base? Di ba dito po sa Bible? Meron po ba sa ating kinausap na ni Lord na nagpakita sa kanya, katulad ng Moises? Di ba wala naman po? Meron po ba sa ating propeta, na kinausap ng Lord ng personal, na ito ang isulat mo? Di ba wala naman po? So we rely dito po sa Biblia. Kaya po napakahalaga po na pag-aralan po natin yung background at meaning po nitong Bible na to. Ano po? Okay, it is the inspired word of God. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, kung meron po kayong mga Bible, buksan nga po natin. Meron po ba kayong mga Bible? 2 Timothy pangalawang Timoteo. Ayan. Colossians, Ephesians, 1 Thessalonians. Ayan, 2 Timothy po. Ang sabi dito, chapter 3, verse 16. Chapter 3, verse 16. Tama ba? Chapter 3, verse 16. At my first defense, no one came to my support, but everyone parmaliyata. Sino pong una nakakita? 2 Timothy chapter is, ano po? Ano po? Hindi po, sa ano? Sa, ano po? Meron po ba kayong, sino nakakita? 2 Timothy po. Apo, 3:16 po. 2 Timothy 3:16 po. Bigyan niyo po ng mic. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Amen. At magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabulaan ng sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Amen po. Ayan, salamat po. Natatayhin niyo. Nanayhin niyo pa rin. Ayan, so ang Bible po is, yung word po na ano, kinasiyahan. Ano po? Sa English po, ano, sabi nga doon, hiningahan ng Diyos, binigyan ng buhay ng Diyos, inspired by God. At isa po sa, mapapatunayan ko po sa iyo kung bakit po masasabi natin, ang Biblia, it is a word of God. Kung mapapasin po natin sa Genesis, sa creation pa lamang, sinabi na dito, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Di ba po? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng ganito. So ano yung Biblia? It is Word of God. Amen po ba? Convinced pa ba tayo doon? Sino naniniwala ng Bible yung the Word of God? Meron po ba sa atin din naniniwala ang Bible, Word of God? Okay po. So ayan. So ang Biblia ay aklat ng mga aklat, at pangalawa po ito ay salita ng Diyos. Amen po. So meron po tayong mga mutual terms po na tinatawag sa Bible. Ito po yung karaniwan nating naririnig pagka ano po natin sa Bible. Ano ba yung Bible? Holy Bible, Scriptures, at saka Word of God. Ano po kayong magkakaiba ng tatlong ito? Meron po kayong makakapag-explain? May pagkakaiba po kaya or wala?
O kung meron, ano po kaya pagkakaiba ng tatlong ito? Ito yung mga mutual terms na ginagamit ko pag sinabi natin yung Bible. Oy, buksan natin ang Word of God. Oy, buksan natin yung Scripture sa ganito. Oy, buksan natin ang Holy Bible. Ano po kaya pagkakaiba ng to, tatlong to? Po? Okay po, actually wala naman siyang pagkakaiba. Ano po? Pero sa ano, meron siyang maliit na maliit kung pag-uusapan natin yung definition. Ano po? Pag sinabi yung Holy Bible, ito yung physical na nakikita natin. Holy Bible, ano po? Oh, bring your Holy Bible. Bring your Bible. Pag sinabi natin yung Scriptures, ito po yung nakasulat. Ito yung mga text na nababasa natin, di ba po? Scriptures, from the word script, di ba po? Pag sinabi yung script, may nakasulat. Di ba? Kaya nga merong transcript or Scriptures. So yan, tandaan po natin. And next po is the Word of God. So masasabi natin Word of God pagka meron ng nagsishare sa'yo or meron ng yung Holy Spirit ay kumikilos na sa iyong buhay. Ano po? Masasabi natin ay Word of God. Ano po? So yan, tandaan natin ano nga po yung tatlong mutual terms po ng Bible. Ano po yung una? Holy Bible. Pangalawa? Scripture. Pangatlo? Word of God. Okay, tandaan po natin yan. Huwag po tayo malito pag sinabi po, buksan na po natin ang ating Scriptures sa ganito, sa James, sa ganyan. So, Scriptures po ano. Pag nakita natin, Bible. Pag binuksan po natin, makikita natin text, Scripture. Pag binabasa natin at meron ng pangungusap ang Diyos, ngayon ang masasabi natin, Word of God. Ayan po. At naman po ay marami tayo na natutunan po sa about sa Bible ano po. So ayan, nalaman na po natin yung mga ilang bagay patungkol po sa Biblia ano po. Na sabi ko po, ulitin ko po dun sa mga na-rate po ano. Yung Bible sabi natin, ito ay napaka-mabentang aklat. Ano po. Napakarami po talaga nitong dinidistribute all over the world. Kaya hindi natin pwedeng ano, maliitin po itong Bible na to ano po. Ayan, so dago na po tayo sa pangalawa po natin yung structure ng Biblia. So maganda po sana kung ano, next time magdala po tayo ng ganitong Bible. Ano po. Next week po papalaro po tayo about dito po sa ating topic. Kanina nagpalaro kami, wala po kayo, hindi kayo. Okay, so kanina po inaral natin ang Bible as a book. Ngayon po ay it is a word of God. So as a word of God, it is our weapon against the enemy. So hindi ko na po siguro ano yan, i-take note nyo na lang po. Ano po, maganda siguro susulat kayo. Ano po. So the Bible po, it is a word, it is our weapon against the enemy. Nasabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, ang kalaban po natin ay hindi mga tao. Kalapit mo po, yung kapamilya mo, hindi nyo yung kalaban. Ang nangyari po kasi nga yung problema, ginagamit ng mga Kristiyano sa loob ng bahay. Oy, sabi ni Apostol Pedro, Apostol Santiago, ginagamit nila yung Word of God para tirahin yung kanilang kapatid, di ba po? Tayo po bilang Kristiyano, hindi po dapat natin gamitin yung Word of God bilang, oy, di ba po, alam niyo po may nabalik, narinig yung ganito eh. Isang pamilya, nag-Bible study sila sa loob. Tapos yung nanay, ay yung tatay po yung mag-share ng Word of God. Eh, disinger po niya yung tatamaan yung nanay. Oh, di ba nanay, ganito ka. Oh, di ba? Hindi po dapat tayo ganun, ano po. Weapon against enemy. So, sino ba yung enemy natin? So, Satan lang naman, walang iba po. Ano, huwag po nang tirahin yung, pag nagkamali, ituwid natin sa maayos. Ito, binasahan mo agad ng Word of God. Kaya yung problema, pag Bible study ka, impyerno ka agad. Kasi hindi mo tinanggap si Jesus Christ. Hindi agad po ganun. Kaya napakahalaga na alam natin kung background po ng Bible, ano po. So, it is our spiritual food. Kapag hindi po tayo kumakain sa ating physical na katawan, tayo po ba'y makakagawa ng ating mga gawain? Di ba hindi po? Ganon din po, pag yung ating spiritual life, hindi natin pinakain ng spiritual food, sabi sa Matthew 4:4, basahin nga lang po yan, ano po. Sabi Jesus Christ, ito'y pagkain ng ating spiritual, ano po. So kung ating physical, pinapakain natin 3 times a day, meron pang morning snack, meron pang afternoon snack, meron pang midnight snack. Pagdating sa Bible, ang nakakalukot, wala tayong kain sa Bible, wala pang merienda sa Bible. How often do you read? Gaano po kayo kadalas nagbabasa po ng Biblia? Honestly po, gaano po kaya kayo kadalas nagbabasa ng Bible sa loob ng isang araw? Once po. Okay, once. May iba po, thrice. Merong maga, merong hapon, may sa gabi pa.
Ayan, so ano, it is our spiritual food. Pag pinakain natin ng pinakain, magiging malusog po yung espiritu. Pag hindi natin pinakain, manghihina natin yung espiritu. Kaya pag dumating ang kaaway, isang tira lang sa'yo, boo, sapul ka. Ano po? Ayan, so pangatlo po, as a word of God, ang Bible po, it is our guide. Sabi po sa Psalms 119:105, kung meron kayong basahin niya na po natin, 119:105. Wala na. Okay, sabi po dito sa 119:105, your word, I'm using po NIV, New International Version. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. So ito yung tanglaw, ito yung gabay, patnubay natin sa ating buhay. Kaya nga minsan, di ba, pagka may problema, buksan mo yung Bible, meron kang mababasa doon ng Word of God na nagbibigay sa yung encouragement. Kaya ganun kahalaga, hindi mo pwede sabihin Kristiyano ka pero di ka man nagbabasa ng Bible. Kristiyano po ba yun? Di nagbabasa ng Bible? Ayan, so dako po tayo dun sa, ito napakaganda kong pag-aaral to. Structure of the Bible. Ano ba yung, itong Bible na to? Ano yung nasa loob? Ano ba yung structure nito? So, structures of the Bible. Ang Bible po ay nahati ito sa dalawa, Old Testament and New Testament. Ano po? Pero, kung ang religion mo ay, kung nabibilang ka sa ibang denomination, sa Judaism po, 24 books lang po sila. 24 books lang sa kanila yung tinatawag na Tanaka. Yung Old Testament lang po yung anong pinapaliwalaan. Yung Torah, yung history, at saka yung prophets, book of prophets. So 24 books lang po, tandaan niyo po ha. Sa Samaritan po, ano lang ka nang pinapaniwalaan, Torah lang, yung 5 books lang ni Moises. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yun lang yun sa kanila, sa Samaritan. Ano. Sa Catholic po, meron silang 73 books na nakalagay sa Bible. Included po yung tinatawag natin na Apocrypha. Ano po? So, nandun yung 73 books. Yung kanila. So, napakarami. Sa atin po, we are using the book Bible na based po sa Protestant. Ano po? So, ito po yung ating pag-aaralan ng structure po ng Bible na sa Protestant, which is 66 books. Ano po? Ang ating ginagamit. Kaya mapapasin niyo po dito, 66 books siya from Genesis to Revelation. Okay po. So marami pa. Pag Orthodox ka naman daw, ano lang, 81 books. So napakarami po na ng Bible. So yan, pag-usapan po natin yung structure ng Bible. So divided into two sections, which is the Old Testament and the New Testament. Ayan, so pag-aaralan po natin. Ito, medyo parang madugo ito sa iba na hindi pa masyadong familiar. Ano po? Pero sa iba po sa atin ay meron na po tayong knowledge about po dito. So, yan. Kung sabi natin, nahati po siya sa dalawang bahagi, Old Testament and New Testament. Pag sinabi natin Testament, ano kaya ibig sabihin po nun? Other words, Testament po. Okay, kasulatan, ano pa? Gajing. Pamana, kasulatan. Anyone, sino pa? Pag sinabi yung Testament, ano po kaya ibig sabihin nun? Bilis pala ng oras. Ayan po. So pag sinabi natin yung Testament, or sa other words, covenant, kasunduan, testamento, katunayan, promise. Ano po? Merong promise sa the Old Testament, sa New Testament na fulfilled in Jesus Christ. So sa New Testament, meron ding promise si Jesus Christ na ma-fulfill pagdating sa future. Ano po? So yan, sa pag-aralan po natin yung structure. Alam po, napakagandang, napakasarap pag-aralan po ng Bible pag nalaman natin. Kaya hindi na po tayo malilito. Pag gusto nating basahin about sa history, malalaman natin kung saan tayo pupunta. Kung gusto nating malaman ng mga doctrines, doctrinal, punta tayo din sa book na to. Yan, malalaman po natin ano po. Ayan, so, isa-isahin po natin.
Sa Old Testament, from Genesis to Deuteronomy, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ang tawag po doon ay Torah or Pentateuch. Nabanggit na dati ni Brother Alex, nagtataka ko, ano kaya sinasabi ni Brother Alex? So, inaral ko po siya, ano po? Pag sinabi po natin Pentateuch, from the word Penta, ibig sabihin lima. Five books of Moses. Ano po? Sinulat po ito ni Moses. Marami pa mga argument, maraming mga pagtalo na hindi daw si Moses ang sumulat. But I believe si Moses po ang sumulat nito. Ano po? So, tandaan po natin, ang tawag po doon sa Genesis to Deuteronomy ay Torah or Pentateuch or five books of Moses. Ano po? Mula sa creation at sa law. Matandaan po natin yun, ha? Medyo mabilis po. Hindi sa natin. Ano po? Sa next po is Joshua to Esther. Ang tawag po doon ay historical. History. Books of history. Kaya ang mapapansin po natin doon, pag binasa natin, nandun yung history ng tawag dito, yung mga binibigay ng God, ni Lord. Ano yung mga history ng bakit baga merong ang mga Israelita, meron silang ginaganap na feast, di ba? Saan nagmula yun? Bakit may mga batas na ganito? Saan nagmula yun? So dito po natin mababasa from Book of Joshua to Esther, nandun po yung mga history. Ano po? Actually, kung ating pong susumahin po, ang buong Bible, history po siya. Kasi di ba, 2,000, ilang libo na, 6,000 plus years ago na po nakalipas na ang Bible ay naisulat. So sa atin po, history rin siya. Kasi wala tayo sa panahon na yun. Okay po? Pero exclusive dito po na binamanggit, history in Joshua to Esther. Okay po? Next po is yung Job hanggang kay Solomon, Songs of Solomon, or sa iba po ay Songs of Songs. Ang tawag po dun ay wisdom books or poetry or poetical books. Kaya kung mapapansin natin dun, parang pag sinabi yung poetical, poetic, meron siyang iba't-ibang ano, merong songs, di ba? Sa kawikaan, merong mga, mapapansin natin yung writings niya, kakaiba doon po sa ibang books. Actually, awit po talaga, yung sa awit, kinakanta po talaga siya. Merong mga kawikaan, di ba? Yung mga kasabihan. Sa atin, meron tayong mga kasabihan na ang tumakbo ng matulin, ang lumakad ng matulin ay, kung matinik ay, malalim. So yan, pag sa Bible, meron din po tayong tinatawag na wisdom books or poetical books. So, Job to Songs of Solomon. Ang next po is yung Isaiah to Malachi. So yung Isaiah to Malachi, ito na, ang pinakang huli po, ay hindi pala, yung Isaiah to Malachi, ang tawag po dito ay Books of Prophets or Prophetic Book. Ano po? So doon po sa mga hindi pa masyadong nakakaalam po ng knowledge, pwede tayong magsulat po. Ano po? Para at least mayroon tayong babalikan. Ano po? Pero sa iba, alam na ito nila. Ano po? So Isaiah to Malachi, Prophetic Book or Books of Prophet. Ito na yung panahon ng kung saan mga propeta na po yung kumikilos, pinapakilos ng Panginoong Diyos. Ayan. Tapos meron nahati po sa dalawang yan. Yung Isaiah, Jeremiah, si Ezekiel at si Daniel, yung apat na yan po, ang tawag po natin dyan, major prophets. Ano po, tanda po natin yun. Major prophets po. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel at Daniel. So yung apat na yan po. Yung Lamentation, ayun pala. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel and Daniel. Lima po yan pala. Tapos meron tayong tinatawag na minor prophets. Hosea to Malachi or Malakias. So yan po yung structure po ng Old Testament. Tanong ko po, ano pagkakaiba ng ano ng major prophets at saka minor prophets? Is there anyone na makakapag explain po? Ano pong pagkakaiba ng sinabi natin major prophets? Uy, meron pa palang ganun. Sa gitara or sa instrument po, meron kami tinatawag na major at minor. Diba? G major, G major, G minor. Diba? May ganun. Sa prophets, meron po pala tinatawag na minor at major prophets. So ano po kayo pagkakaiba nitong dalawa? Meron po bang gustong explain po? Okay po. Oh. Sabi ni Pastora, times po na ng writings. Anyone, meron po ba gustong mag-share o mag-explain? Okay, Eugene. Sana lang po.
Ano po pag sinabi natin, pagkakaiba po ng major at saka minor prophets? Ano kaya po pagkakaiba nila? Yung haba. Okay, exactly po, yan. So tatanda po natin, kaya mapapansin niyo po ang sulat ni Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, at sa Lamentation po. Ang sulat nila mapakahaba, di ba? Pag sa Isaiah tumalakay, yung sulat nila maisi lang. Yun yung isa sa alam ko po ha. Pero kung meron kayong alam, pwede niyo po i-share. So pag sinabi natin major prophets, mahaba po yung kanilang writings. Maraming chapters po sa Bible. Pagka minor lang, maisi lang po yung kanilang writings po sa Bible. Okay, so yan, natapos na po natin yung Old Testament. Genesis, Exodus, hanggang Malakay. Punta tayo dun sa structure po ng New Testament. Ayan. Sa New Testament, meron tayong tinatawag na Gospel. Ano? Matthew hanggang kay John. Matthew, Mark, Luke, John. Yung apat na yan, ang tawag